po mga kaibigan, dito na naman tayo. Balik naman tayo ha. Ah, mayroon pong customer na ano, ay papa-repair dito. Problema daw ng D-Max niya, ayaw mag-start. Aring na natin o, naka-on yan. Tapos start natin. Wala, walang nangyari. Start na naman ulit. Wala rin. Yeah, yan ang titingnan natin kung ano ang problema nito. Okay? Bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, likes, para palagi po kayong updated sa mga susunod natin na video. Okay? But before, tingnan mo natin yung battery, fuse, relay, patungo ng starter. Troubleshooting tayo mga kaibigan. Tingnan natin dito. Starter. Ito yon. Boss! Ah, boss. Okay na, boss. Sa fuse. Tingnan natin ito, fuse. My God, okay. Ito yung fuse niya. Ito nakalagay. Liktad pala. Hindi ko makita. Ay, dito lang pala. Starter. Ilaw muna, be. Tingnan natin yung number 10. Number 10. Starter. Ito yun. Okay naman, walang problema. Balik natin. Gusto, huwag kalimutang ibalik. Yan lang muna. Balik tayo dito. Mga kaibigan, mukhang malaki-laking trabaho to. Kailangan siguro nating baklasin tong lahat ng fuse box niya para makita natin sa ilalim, baka sa ilalim pala. Bisaya. Sa ilalim, baka may loose contact dyan. Tanggalin muna natin. Tapos. O mga kaibigan, tingnan rin natin at ituro ko sa iyo paano mag direct ng starter para ma-check natin kung okay ba yung starter motor niya. O lang, dito tayo mag-direct sa starter relay. Subukan natin pag mag-start ba siya. Pag mag-start, okay yung starter niya. Yon. Start siya. Kaya ang problema, starter relay. Okay na siya. Starter relay, palitan lang natin. Tapos, okay na yan. Ah, oh, si. Sige pa din. Sana po makatulong sa inyo kung paano magano, mag-check up ng hindi maumandar na sasakyan. Yung mga sasakyan nyo pag hindi mag-start o naka-park, pwede na kayong ano, kayo-kayo lang yung mag-check up ng mga sasakyan nyo. DIY lang, mga kaibigan. Sana po may natutunan kayo.